Yo, what's up guys? Mga ka-DIYers at saka mga ka-udang Noy King. So ngayon, meron tayo ang box. Mga binili natin kay Shopee dahil nga na-reach na natin ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Kaya naman yung mga video na mga ina-upload ko ngayon at saka yung mga previous na video na ina-upload ko is meron ng mga ads na nakakainis para sa mga ibang viewers. Pero please, huwag niyong skip. Kasi mas maganda, papanoorin niya rin yun para naman magkameran tayo ng reward kay YouTube. So ito na nga, dahil na-reach natin yung ating pinaka-limitin na 1,000 subscribers at 4,000 watch hour, bumili tayo ng kaunting reward para sa sarili natin. Gagamit ko rin pala ito sa pag-vlog ko. So ito, bubuksan na natin. Bumili ako ng camera phone holder at saka yung mga pa-ilaw at mic. So titingnan natin kung magandang quality. So yung binilang ko nito, lalagay ko na sa description ng aking ad nito para kung sakaling gusto nyo ring bumili, meron kayong link na pwedeng puntahan na trusted seller. So ito, yung ilaw, parang halos 2 inches by 2 inches lang yung laki niyan. Ito yung isa. So dalawa yung binili ko dahil yung ating camera phone holder may dalawang shoe slot siya para sa ilaw tsaka yung gitna para sa mic. So testing natin para makita nyo rin at magkaroon kayo ng idea sa mga tulad kong bago pa lang vloggers na gusto ma-enhance yung mga gadgets niya sa pag-take or pagkuha ng video. So yung brand ng dalawang ilaw natin na LED is Andrewer or something like that. So yung nakalagay sa box. Kaya yung specification niya sa sa box niya, 5.5 watts yung ilaw, yung lakas ng ilaw niya. At saka yung dimension niya is 800 lm or 800 dimension. So yun yung pinagbabasayan natin kung gaano kaliwanag na binibigay. Makita natin kapag tinesting natin. So ito naman yung camera holder. Gulansi. Ito yung brand na ito is medyo kilala na ito sa mga gadgets na para sa pag-vlog. So yan. Hard plastic pa yung pinambala nila. So yan, syempre merong ito. O, merong instruction paano gamitin o ilagyan. Pero syempre, parang hindi natin kailangan kasi kitang-kita naman eh kung paano natin itong gagamitin kahit hindi na tayo tumingin sa instruction. So, ang ganda ng rubber niya, mukhang makapit yung pag-fold ng cellphone. Tsaka maganda yung pag-grip nung grab yung rubber spring niya siguro ito. Maraming sa rubber spring. Yung spring niya para kumapit yung phone. So, subukan natin. So, ang ganda nga niya. So, yan. No? Maganda yung grip nung rubber. Tapos meron siyang lock. Ayan. Para ma-secure yung phone talaga kapag halimbawa accidentally babagsak. Hindi siya basta tatalsi. So yung bukod dun sa spring, meron pa siyang lock dito para siguradong walang kawala. So yun, naalag-alag pa natin. So, wala talaga. Ay mahulog. Ilalagay natin itong ilaw niya. So yan. May pangpahigpit din siya para siguradong hindi basta-basta siya mahuhulog pati palikod. So yan. Sila naman natin yung mic. So ito yung mic. So yung binili kong mic, yung merong battery operated. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi kapag merong battery or merong self-powered siya, hindi siya hihingi ng power sa ating cellphone battery. Hindi siya manghihiram ng power. At saka isa pa, kapag meron ng battery yung mic, mas malakas yung pwede niyang masagap na tunog. I mean, meron yan usually decibel adjustment eh.
ipapakita ko sa inyo. So ito, hindi pa dumadating yung in-order ko na car cover. Eh. Mas maganda siguro ito kung mayroong car cover kung gagamitin sa labas. So yung cover lang niya is yung foam lang. Pero mas maganda kung bibili rin kayo ng furry cover or yung fur cover para dito sa mic na ito. Para pag ginamit niya ng outdoor, yung sound quality ng ating video walang hangin. So yun yung purpose ng mic cover. Okay, ganda niya. Parang ka na may professional camera. Cellphone lang yung gamit. So, medyo nakakatuwa lang tingnan yung mic kasi mahaba. Kasi mayroon mas maliit na mic eh. Yung parang 1 inch lang yung haba niya dito. At saka ito, meron nga siyang decibel choice kung ano yung gusto mong lakas ng tunog. So yan, meron yung meron siya yung off switch. So kung nasa close area kayo o nasa kwarto, select nyo lang sa 0 dB. At pag nasa outdoor kayo, tsaka nyo siguro i-select yung 20 dB. So mas malaki yung range, mas maganda yung pag-refer ng video nyo o ng audio nyo kung yung maganda yung pagsagap ng tunog ng mic nyo. Unang bala ko dapat bilhin yung ano nga eh, yung kalahati lang ng haba nito yung maliit. Pero nung nakita ko ito, sabi ko mas maganda ito. So yun nga lang, kailangan ng battery. Pero mas maganda pa rin talaga yung sabi ko nga kanina kung merong battery. Dahil unang-una, hindi siya hihiram ng power sa ating cellphone battery. At saka meron niyang decibel switch kung gaano ko kalakas nasagap ng audio yung gusto ninyong masagap. So, testingin na natin. Lagyan natin ng battery. So, yan. Kung working naman siya kasi merong ilaw. So, naman natin lagyan ng battery itong ating ilaw. Kaya yung ilaw may ano rin siya. Switch and brightness adjustment kung gano'ng kaliwanag yung gusto ninyong isalik. So, kulang ko na lang bilhin dito. Bibili na lang ako ng rechargeable battery at saka charger. So, yun eh. So, para mas maganda siguro, patayin natin ang ilaw. So, yung ilaw na lang na nakatutok sa akin itong bigong ring light. So, para subukan lang natin yung ilaw na lang. So, yun. Yeah. Nakapasilaw pala sa ilaw. Patayin na natin ang ilaw. Kaya mga DIYers, itong ilaw na lang ng ating camera ang nagana. So yan, gaya nga na sabi ko, meron siyang brightness adjustment. Bawa yan. Ayan. Kumpatay lang yung isa. Para makita nyo mabuti yung brightness adjustment niya. So, ayan. Saan natin yung isa kabila. So, ayan. Nagano naman yung ilaw. Nabingin na natin. So, ayan. Papakita ko naman sa inyo kung maganda ba yung mic. So ayan, bibidyohan ko yung sarili ko sa isang cellphone ko. So ayan mga ka-DIYers, yan yung ginagamit kong ring light tsaka yung aking tripod. So ayan. So yung ilalagay kong audio sa pag-edit ko ng video, yung manggagaling sa record ng cellphone na ito tsaka ng mic. So ayan, ganda naman ang pagka-stabilize niya. Hindi na tayo mahihirapang humawak sa cellphone na usually na mababagsak mo dahil syempre
nakakapagod ito. Very relaxed lang. Pero syempre, mas maganda pa rin yung gimbal na camera holder na stabilizer. So ito, okay, kahit kita naman, okay na siya. Starting pa lang naman tayo. So okay na sa akin ito. So yan, para sigurado good quality itong nabili natin camera phone holder, subukan na rin natin i-shake. Pinagsasampal ko na yung kain kung malakas. Yan, okay siya. Ang ganda. Di ba? Ganda na. So, mura lang to. Kasi mayroong mga binibenta rin na iba't ibang product din sa Shopee na medyo may kamahalan na merong ulan si rin yung brand ng holder, pero yung mga ilaw tsaka yung mic, ayaw ko mag-drop ng brand na, pero merong mic doon na around 1-2. Okay din naman yung quality niya, pero kung pagmimiliin ako, mas gusto ko rin yung merong battery operated na merong selection ng decibel kung gaano kalakas yung gusto mong sagapin na tunog. Yun ang mas advantage sa merong battery operated compared sa wala. Yun nga lang, medyo bulky kasi medyo mahaba. Pero kung pagbabasihan siguro yung pag-capture ng audio, mas okay yung sagap nito. So yan. Parang kita ko sa loob, parang dual yung voice receiver coil. Parang dalawa yung sa kanya eh. Hindi lang kita gaano kasi merong screen or may harang. Pero parang dalawa siya. Kaya siguro talaga meron siyang battery. So yun, natapos na tayo sa product review and unboxing na ating biniling gadget. So soon sana kung papala rin dumami ang ating subscribers, viewers, bibili tayo ng mas magandang gadget sa ating pag-vlog. So ito yung isa pang special na i-unbox natin. Sa tulong ni... Kaya mamaya ako nasabihin yung papasalamatan natin. So ito, nakabalot pa siya sa cactus. Cactus na brand ng bond paper. Kaya kasi yung ulan nung dinala to nung office mate ko. So salamat pala sa former office mate ko na business partner ko ngayon, si RJ Stasio. Mayroon siyang business na printing shop. So siya yung hiningihan ko ng tulong para i-print itong kalokohan na ginawa natin. So hindi naman natin siya masasabi talaga ng kalokohan. Siguro para mabigyan lang natin ng sariling award, kumbaga, gumawa tayo ng ganito. So yan. O diba, naka-frame pa. O may harang pa sa gitna. Yan. Tumitin na natin sa gitna. Ito na nga guys. Tadaan! So meron na tayong YouTube play button. Wow! So meron tayong Opal play button. So nakalagay is presented to the Weepy Boy All Around for passing 1,000 subscribers. So ang tawag kasi sa 1,000 subscribers kapag na-reach mo yun is Opal. So meron yata mas mababa pa yung 100, graphite naman yon. Sumunod doon is yung 1,000 subscribers. So ito na may Opal play button, kung tawagin. Pero
hindi naman officially na binibigay si YouTube. So, nagka-meron lang ako idea din na magpagawa ng ganito kay napanood ko yung vlog ni Sir King TV. So, shoutout sa'yo Sir King TV sa tulong na binigay mo para gawan ako ng Opal Play button. So, ito. Pinrain ko na. At ilalagay ko na lang sa pader na lagi kong makikita pang i-vlog ako para ganahan tayo. So, yun na nga. Yung 1,000 is Opal ang tawag. Kapag naka 10,000 naman, bronze. So, yung sunod sa bronze is 100,000 subscribers. So, yun na yung official na binibigyan ni YouTube ng silver play button. At sunod doon is yung 1 million subscribers na gold play button. So, tayong maliliit pa lang na YouTubers o vloggers, mas maganda gawa natin ng award yung sarili natin para medyo ganahan tayo sa pag-vlog. So, yan yung aking Opal play button. So, thank you, Sir King TV at sa business partner ko na si RJ para magawa ito ng aking kalokohan award. So, yan mga ka-DIYers, sa mga ka-ulam noity at sa mga bagong viewers, so, sana natulungan ko kayo sa mga binigay kong idea, shares, at konting info kung paano ko narating itong aking Opal play button. So, salamat sa pagtutok. Please subscribe to my channel at Witty Boyora. Na-click na rin ang notification bell para maging updated kayo. So, salamat!